In this reading, we will going to have love message and message from your person. So before time start, I would like to invite you to follow our other social media platforms. Meron din po tayong isang account sa TikTok. And yan din po yung name natin, Baywitch and Merch. Okay, let's see the energy first. Dramatic ang ating mga, okay, dramatic ang ating energy. Okay. So, dito may loves telepathically. Not in 3D, may loves. Someone was, sabihin natin, gustong makipag ayos sa'yo. Someone I'm hearing na gustong maghingi ng sorry. And this time, sabihin natin this is genuine. Parang kumbaga, hindi nila alam kung paano. Pwede din naging part to ng friendship nyo, my loves. Naging part to ng friend mo. Pero since na ito ay love reading, pwedeng someone wants to tell you na may feeling sila sa inyo. And sabihin na natin na right now, hindi nila yun sinasabi. Hindi nila yun vino-voice out. Hindi nila vino-voice out yun, my loves. Telepathic dreams, through dun lang siya, my loves, sa spiritual realm. Dun lang niya inaamin. Kumbaga, ito ay nasa isip. I also hear that. Na, kumbaga, pwedeng, na hindi, walang access sa'yo to, my loves. Walang access yung person na to sa'yo. Okay? So, this someone wants to compromise, wants to settle something. Pwedeng, my loves, na involve ka sa disagreement with this person. Pwedeng nagkaroon kayo ng gap. But this is genuine. Spirits wants you to know na genuine yung kanyang, okay, pwede ding dito, through this reading, my loves, kasi hindi kayang manghingin or makipag-settle ng person na to in 3D or in person. Pwedeng wala siyang access, wala siyang energy, wala siyang kakayahan, wala siyang strength. But spirits wants you to know na this is genuine. May kinalaman din sa feelings niya, my loves. So ito is sa astral realm, sa spiritual realm, my loves. Kasi pwede tinatanong yung sarili mo, ba't wala ka naman nare-receive na any text or what? Pwedeng ganun, my loves, kaya maging attentive ka sa mga songs. Pwedeng baka meron kang mga naririnig na song na may kinalaman dito sa yung, alam nyo yun, yung parang hindi mo wala-wala sa isip mo. Pwedeng yun, telepathically nakikipag-communicate sila sa'yo. Okay, let's see more clarifiers. Kasi dito, pag-aayos ang gusto eh, compromise. Dati, kung sabihin natin, feeling nila hindi kanila nabigyan ng time, hindi kanila na-prioritize. And sabihin natin, ang dami nilang options dati. Healthy choices. Okay. So, my loves, dito, kagaya ng sinabi ko, dati, hindi kanila na-prioritize. E din ito yung nare-realize nila sa ngayon, kaya, kumbaga po, pasok ka sa isipan ng taong to, at ngayon ay parang gusto nilang makipag-communicate sa'yo. Pwede din na napapaginipan mo yung taong to, or pwedeng ikaw ay napaginipan din nila. Kaya ka, alam niyo yon yung spiritually, nakikipag-connect kayo sa isa't isa without knowing na kumbaga yun yung sa nararamdaman na yon. Pero my loves dito, bakit kung nagtatanong ka before, tama na dati hindi kanila talaga pinrioritize, totoo yun. And alam nila yon. Ang dami nilang pinrioritize na iba, kumbaga masyado din siyang naging defensive sa'yo. Noong time na meron siyang access sa'yo, masyado siyang defensive sa'yo. Kumbaga, dito guarded siyang masyado sa nararamdaman niya. Talagang parang hindi niya pinakita or never siya nagpakita ng kahit ano sa'yo.
Okay? They are lack. Kung tatanungin mo kung anong dahilan nun, they are lack of confidence. They are into self-sabotaging, my love. And their strength, and pwede din their love for you, is not enough. That's why hindi nila yun nare-realize habang nandun ka. Mas pinrioritize nila ang iba, my loves. And right now, nagkaroon ng something na sabihin natin, na-realize ng taong to. Walang access sa'yo yung taong to. I'm hearing na wala talaga. Kasi, my loves, telepathically eh. Pwede to magparamdam sa'yo, lalo na kung ano, madali lang naman makipag-access talaga. And I'm hearing na ito ay hindi malayo sa'yo or hindi iba sa'yo. So, right now, walang access sa'yo yung taong to. And kung tatanungin mo, my loves, kung parang pwedeng nasaktan, nag-cause sa'yo ng pain itong taong to. Kasi meron ditong healthy choices. Kasi may loves dito, pwedeng new love to eh, kung wala to. Kung wala to. Or ito. Kung wala to, my loves, pwedeng new love to. Pero since na ito ay telepathically nakikipag-connect sa'yo, kumbaga, nag-exist na kayo sa isa't isa. Okay, kumbaga, alam, kilala nyo na isa't isa. Pero, kumbaga, yung mga, nare-realize ng mga taong to, ng taong to, my loves, na they are controlled by their ego. Alam ng taong to yung pagkukulang nila kung saang part sila nagkulang sa'yo. Kasi settlement, pwede talaga nagkaroon, nasaktan nyo ang isa't isa. Pwedeng ganun, my loves. And spirits wants you to know na you have to wait. Okay? Kasi, my loves, you are, sabihin natin, hindi lang yung love life na meron kayo or meron yung connection na meron kayo. Sabihin na natin na hindi lang ito ang dapat mong pag-focusan. This reading is, sabihin natin, consider natin na gabay, pero yun nga, someone is obsessively dreaming about you, wants to communicate, to settle something sa'yo na hindi niya nila nagawa before because of lack of confidence, because of fear and ego, and also jealousy. Because sabihin natin, itong person na to, napakalaki ng insecurity. Pero my loves, kung nasaktan ka talaga ng taong to at hindi ka ready magpatawad, spirits are telling you na you deserve unconditional love. Kung hindi ito ang nararamdaman mo after this settlement, you are supported by making healthy choices. Hindi mo kailangang ipilit based dito sa narinig mo sa reading na to na siya, I feel sorry. Pero kung sa tingin mo, kung nasa sa'yo yung mararamdaman mo kung genuine yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi you deserve genuine love. You deserve certain love. Na before kasi, kaya parang wala ka ng dito sa taong to. Before kasi, they are controlled by their ego. Kumbaga, not enough yung love na pinakita sa'yo. Para bang, eto pa, I'm hearing na before, hot and cold sa'yo yung taong to. Hot and cold sa'yo yung taong to. And nalitong-lito ka kung totoo ba'y nararamdaman niya, kung totoo ba'y nararamdaman mo, or yung ipinapakita niya sa'yo. You deserve certain love, my loves. Spirits are reminding you. You deserve genuine love. Yung taong sigurado sa'yo. Okay? Yung taong in love sa'yo. And bibigyan ka ng buhay. Yung taong sabihin natin na hindi toxic sa'yo. Dito, my loves, kung sabihin natin, kung yung kaya niyang i-offer na to is hindi yung kagaya ng dati na kumbaga not enough or pabago-bago, urong-sulong, hot and cold, pwede, my love. Spirits are supporting you. Kasi basta yan, dapat ang ipakita ng settlement na to, ng agreement na to, ay genuine love, certain love. Yung sigurado, my loves. Hindi mo deserve na ma-confuse sa love. And that is part of your self-care. You have to respect
yourself, your self-love, na deserve mong maging happy. Okay? Na deserve mong maging happy. Okay. So, na-delay talaga yung inyong, na-delay ang inyong, na-delay, may something na na-delay sa inyong, pwede yun nga, yung love life. Na-delay ang inyong love life, ang inyong connection. Pero dito my loves, with the Page of Pentacles, there are solid beginnings happening. So dito my loves, they want to develop a plan, laying up the foundation. This person wants to lay a foundation with you. They want to take an opportunities with you. Parang feeling nila ready na sila, my loves eh. Yes. So dati my loves, ayaw nilang ipakita yung nararamdaman nila sa iyo because of their fear and ego issues. But right now they are defeating, or but right now they are giving up, or sabi natin they are admitting their defeat. So they want to lay a solid foundation, they want to offer something na maiko-consider na investment. Sabihin natin yung hindi marupok, my loves. Pero spirits wants you to be more cautious about this. Pwede din kasing ito ay, ba, my loves, ba't ganun? Pwede kasing mag-cause din ito ng delays. I'm hearing, my loves, talaga na you are meant for something. Unconditional love. Kasi pwedeng itong person na to, pwedeng karmic to, my loves eh, na nakakapag-impede ng union mo with your real flame. Dito, my loves, spirits wants you to be reminded na patience is needed here. Hindi mo kailangan magmadali dito. Dapat, my loves, sa taong to, makita mo na sigurado na siya this time. Hindi pwede, my loves, try-try lang dito. Spirits are protecting you right now. They are guarded when it comes to your heart. Okay? Hindi to yung kumbaga sabihin natin basta-basta lang. Kasi dito meron kayong dinaanan eh. Nagkasakitan kayo ng person na to, nagka-insultuhan kayo ng person na to. So you have to see the lessons here. You have to see na meron talagang pagbabago. And also dito may something eh. Think before you speak kung oo ka sa love na to. Kumbaga maging maingat ka na this time, my loves, kasi someone is planning to compromise on something dito. Pero dito biglang parang winarningan ka ni spirits na kailangan is huwag magmadali and sabihin natin i-let go na din to kung ano may naging argument sa taong to. You have to let this issue go. Don't get drawn into arguments with this person. Pero ito, my loves, is nearly na nasa spiritual realm lang. And I hear na you're still in pain. Parang kumbaga nasaktan ka talaga ng taong to. So dito, my loves, if you are looking for genuine love, patience is needed here, my loves. Hindi mo kailangan magmadali. Let's see this. Let's open this card. Power. You're instinctively know what is right for you. Healthy choices, my loves. And you have the power to say no or to walk away at any time. My loves, confirmation. Di ba kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi mo kailangang porket narinig mo na ganito yung person na to is kailangan i-accept siya. Kailangan maging protective ka pa rin and guarded. Kailangan makita mo talaga yung certainty. The past is now behind you. Release it. And embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith, my loves. So, itong energy na to is part nga ng past mo, confirmation. Pero hindi mo kailangan mag-stick dito. Hindi mo kailangan magpaka-drawn dito sa pain na naramdaman mo about this past person. Dito, my loves, alam mo kung ano ang tama. And good thing na nalaman mo, they are admitting their defeat regarding dito sa ego na to.
kumbaga tinanggap na nila na talagang sila ay ego-driven na nasaktan ka nila. Kumbaga, by knowing that, pwede din makapagbigay sa'yo ng justice yun, my loves. Let's see message from this person. Kumbaga, alam mo yun, dito kasi, my loves, pwede din, kasi pag ganyan, uncertain pa talaga ang isang tao. Lalo na yun, kumbaga, pwedeng marami siyang sinayang na oras. Marami siyang sinayang na oras nung time na magkasama pa kayo. Let's see. Message from this person. You and I, okay. That time talaga, my loves, they are lack of confidence. They are in fear. Parang kumbaga, hindi pa talaga sila ready. I bearing myself in work to forget you, my loves. Diba? Confirmation na they are in their driven by ego. Pero right now, my loves, kumbaga, ayun o, aminado sila na ginusto ka nilang kalimutan, my loves. I know that I crossed the line with you. So, aminado nga talaga, my loves, yung person mo na nasaktan ka nila, hindi ka nila napanindigan. Okay? And sabihin na natin, talagang sinubukan ng person na to na kalimutan ka. Pero right now, nakikipag-communicate siya sa inyo through astral or to spiritual realm. But spirits wants you to be guarded about this. Hindi mo kailangan ibalik ulit yung feelings mo sa taong to because you deserve genuine love. Oh, I just dream and wish for everything. Diba? Sabi ko nga sa inyo, dito, sa energy na to, telepathically, they are dreaming, they are communicating with you. Definitely, my loves. Definitely. So, sabihin natin, huli na ba ang lahat? I lie awake thinking about our future. Kagaya dito, confirmation, they want to settle something, to lay a solid foundation, to begin again. To lay a solid beginnings with you, to settling goals, or to setting goals with you. Ayan o. Kumbaga, binabalak na nila to, pinaplano nila to, but currently, wala pa talaga, wala siyang access sa'yo, wala pa, pwede ding wala pa siyang lakas. But they are dreaming, and they are thinking about you, my loves. Pero, my loves, ito, spirits wants you na you have the power for choosing what is right for you, for making healthy choices for you, in love and in life. Okay, alam mo ang kung ano ang dapat gawin, my loves. Hindi mo ikaw inuobliga ni spirits na tanggapin ulit yung taong to, na ibalik ulit yung naramdaman mo once sa kanila. Hindi ka inuobliga ni spirits, my loves. You know what good for you. And ito na rin readings na to, isang guide na rin to para ipaalam sa iyo na you deserve or you are destined for unconditional love. Kung hindi mo yung makikita sa person na to, my loves, hindi sila ang para sa'yo. Intensity. Our connection is so intense and that sometimes curse me. Di ba, my loves? Eto din yun, oh. Eto. Tsaka eto, my loves. My feelings for you overwhelm me sometimes. Please reassure me by taking things slowly and patiently. Okay, my loves? They are working. Mino-work out pa nila. Humuhugot pa sila ng lakas. Kaya, pero yun nga. Maaaring ito din ang dahilan kung bakit hindi sila nakikipag-communicate sa'yo in 3D. This will help me feel comfortable with the changes that are happening. Okay, so, namito dito yung patiently. Eto, patience is needed here nga, my loves. Pero, You deserve certain love. Yun yung isang reminder. Okay? Hindi mo kailangan mag-intay. Hindi mo kailangan mag-stick dito. Kumbaga, wala kang obligasyon sa kanya para sa kanyang healing, para sa kanyang growth. Okay? Be more selfish. Alam mo kung ano yung sabi natin, tama, good for you. Now is not the time. Diba? Kagaya ng sinabi ko, humuhugot pa to ng lakas.
Kaya ka nire-remind ni spirits in case na bumalik ulit yung feelings mo sa taong to, i-guard mo na agad, my loves. You have the power to say no, to walk away at any time. And this is confirmation, now is not the time. Hindi pa talaga ngayon, kaya yung taong to hindi nagpaparamdam, pero nakikipag-communicate sa'yo in astral, in spiritual realm. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.